Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hanapin mo siya at masusumpungan mo. Kilalanin mo ang mga salita niya at matututunan mo. Damhin mo pagmamahal niya, mararamdaman sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama habang nagbabahagi po si kapatid na Mirna, ang aking mahal na kapatid na inirang nalagad na kahit ang demonyo ay nakapangungusap ng mabuti. Ang wika po ng Espiritu ay ibahagi mo, anak, ito. Totoo po, kapag nasa pagkatao ka, tuwang-tuwa ka nun, minamalasakitan ka. Nagmamalasakit siya yun. Subalit, hindi pagmamalasakit yun kapag nasa espiritu ka na. Sapagkat ginagawa mong mahahabag sa sarili niya. Sa halip na sabihin mo lang, o kapatid, pahinga ka na. Hindi yung... Isang halimbawa po. Mahal na kapatid na Nilo, ibabahagi kita. Subalit sabi nga ng Panginoon, Hoy Satanas, lumayas ka! Siyempre, kung may nakakarinig, sino Satanas yung asawa mo? Hindi. Yung nakalukob sa kanya sa oras na yon. Pero pag mamalasakit ang sinabi, Naku, Eka, akong naaawa sa'yo. Kay idlip mo palang, Eka. May tatawag na naman. Sabihin mo nga, Eka. Tumigil ka. Pagkatao yan, huwag mong turuan ng Espiritu. Minamalasakitan ka lang, Eka. Hindi ko kailangan ng malasakit ng tao. Ang kailangan ko ay malasakit ng Ama. Sino pong makakaunawa niyan kung wala sa Espiritu? Di ba magagalit? Di ba sasabihin niya, ay di huwag, pinagmamalasakitan ka lang. Subalit, papatulan niyo po ba yan? Kapag nasa Espiritu ka, tatawanan mo siya. At mahahabag ka sapagkat di niya maabot siya on. Halimbawa po'y nagtatala ka ng mensahe. Hindi mo na, Eka, nainom yung gatas mo, malamig na. Satanas, lumayas ka. Eh, nagtatala ka ng misahe, gugutuming ka ba? Espiritu ang nagpapahayag, hindi tao. Buhay po ba ang Ama? Kaya't nang maunawaan niya po, hindi na siya kumikibo. Pag may sinasabi, halimbawa, eh, ba't sasama ka pa, Eka? Eh, kaya ko naman, Eka, eh, di ako na lang. Ba't mo inalala ang sarili ko? Nagpagal ako sa Ama, nagpuyat ako sa Kanya. Hindi niya pababayaan ako. Kung nagpuyat ako sa sugal, nagpuyat ako sa paglilibang, sigurado man lalambot ako, di ako makakasama. Tama po ba? Kaya, tatahimik na. At yan ang pinagkakaguluhan ng mag-asawang hindi parehas ang Espiritu. Sapagkat hindi maabot yung kataasan ng Espiritong nasa iyo, nitong nasa walang Espiritu at pagkataong pagkatao. Kaya nagsasabong. Kaya ang natalo yung mataas ang Espiritu na agaw ng walang Espiritu. Mali! Ang mataas ang Espiritu ang makaagaw sa walang Espiritu para iharap mo sa Ama ang walang Espiritu at nabahagi na ng Espiritu mo. Buhay ba ang Ama? May magmamalasakit. Nakweka, katulad nun. Nakakaawa ka namang kapatid. Pagod ka na. Paanong sa Ama yun? Kung naawa ka, tulungan mo. Subalit, huwag kang magsalitang baka makapagdamdam at magalit siya. Dapat magalit.
At yun ang mali ng tao, kunwari nagmamalasakit, pang tao yun. Sapagkat ang pagmamalasakit ng ama ay iba sa pagmamalasakit ng tao. Ang damdamin ng tao ay iba sa damdamin ng Espiritu. Kaya maraming taong di makakapakipagkasundo. Sapagkat pagkatawat at Espiritu, sigurado, ikaw ang mataas ang Espiritu, lumayo ka, Espiritu. Subalit huwag mo siyang pagalitan. Oh, isang halimbawa, apo mo, may kausap ka na ka-espirito. Walang tugot. Tanong. Mama. Satanas, lumayas ka. Alis yung apo ko. Eh, habang hindi mo pinitigil, Satanas, lumayas ka. Satanas daw ako. Hindi ikaw ang Satanas, apo. Yung nasa iyo, iniistorbo ako. Sabi, nang matapos na, pinaliwanag, apo, pag ako'y nangungusap, may kausap ako sa Espiritu. Huwag mo ako'y iniistorbo. Ano? Bakit, mama? Eh, kasi hindi ako nasa pagkatao nun. Eh, iniistorbo mo ako, si Satanas nasa'yo. Ah, ganun ba? Ganun po. Akala kasi ng tao, lahat ng sinasabi, totoo. Kaya yun ang patutoong nakapagsasalita ng mabuti ang demonyo. Ngunit, hindi totoong mabuti sapagkat nakasama. Kapag ang salita ay inabutan ang mabuti, ganuman kasama, bumubuti sa kanyang pandinig dahil mabuti siyang inabutan. Subalit, kapag ang inabutan ganuman kaganda ng sinabi at ang inabutan ay masama, sumama sa kanyang kalooban. Yan ang pakatandaan niyo po. Anong sabi ni Pedro? Sa Panginoong Jesus? Gusto niyo po bang magpababa? Anong espiritu ang nasa iyo? Hindi ba ga? Pagmamalasakit. Pagmalasakit daw. Katulad ng tinigpas ang tenga. Kinabit. Bakit? Ganyan ang patotoo ng Ama. Kunwari nagmalasakit, eh ang pinagmamalasakitan mo'y Diyos. Ikaw tao, anong ginawa mo kapinsalaan? Pagkakasala. Sapagkat bulusok, tinigpas mo agad ang tenga. Gawa ba yan ng Diyos? Ang gawa ng Ama, pagmamalasakit na may pag-ibig. Hindi yung pagmamalasakit na nakapupuot at nakakagalit. Yaon ang totoong Espiritu. Kaya kapag ang tao ay kinakausap ng may Espiritu at ang kinakausap ay walang Espiritu, di magpang-abot. Nagkakatalo sapagkat ang pinapaliwanag ng Espiritu ay Espiritong banal, nakatukulan at kaukulan. Ang nauunawaan ng tao ay hinahanap ay tao na pangunawa. Kaya hindi magpapang-abot. Kaya anong wika? Kailan may di nyo maunawaan ang aking salita kung mag-uugali kayong tao sa lupa. Subalit kung ang Espiritu kong sumasa inyo, maluwat nyong maintindihan, ngunit pagdakang nakamtan nyo'y unawang-unawa. Buhay ba, Ama? Kaya, ano pa ang gawang demonyo? Kunwari sasabihin, o baka mahuli ka, Eka. Maling salita. Sabihin mo, patnubayan ka ng Ama't huwag kang mahuli. Tama ba ga? May nilalakad kayo na antala. Naku, Eka! Huli na naman, Eka. Bakit? Kung ang hinihintay mo'y maka-Diyos at ang hinihintay mo'y naka-Espiritu, may pamamaraan ng Amang ipihit niya yung oras para makaabot na hindi mahuhuli. Ngunit kung wala ka sa Espiritu, naku, hindi mo alam. Eh, tarantan-taranta ka, huli ka na. Subalit kapag nasa Espiritu ka, kahit na nung oras pa ang sinabi mo, huli ka ng 30 minutos, isang oras, kampante ka lang. Sulong ka lang para kang walang iniintindi. Sapagkat alam mo, hindi ka pababayaang mahuli ng Ama sa takdang dapat ay naroroon ka. Buhay bang Ama? At yaon ang malaking pagkakaiba ng tao. Minsan sasabihin, eh sabi niyo po, alas 8. Nakaalis po tayo, alas 9. Ano ngayon? Anong naiba? Oras ang naiba. Ngunit ang takday, hindi.
Sapagkat tandaan nyo, mas mauna pa tayo doon. Matagal kayong maghintay, nakatanga kayo. Hindi maniwala. Pagdating, oh sige. Bakit hanggang ngayon, nakatanga ka pa? Kung hindi tayo nag-antala ng isang oras, lalong mahaba ang pagtaktanga. Yan ang ama. Sapagkat ang ama, alam niya yung takda mong oras at alam niya yung dapat mong pag-alis at dapat mong gagawin. Ngunit kung nasa pagkatao ka, aligaga. Yun ang tinatawag na pagkataong aligaga. Kaya ang gaway burara. Magandang umaga po. Buhay po bang ama? Buhay po bang ama? Pakatandaan nyo, ang taong aligaga, laging burara. Ang taong matimpiin, makupad, gumalaw, na tama naman at tumpak, mas magaling doon sa bilis ng bilis, palpak naman. Buhay bang ama? Mami na mahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't hindi lahat ng gawa na salita ay mabuti. Nakweka, kawawa ka naman. Wala ka pang tulog, wala ka pang kain. Bakit? Ba't tutulog at kakain e espiritu? Gugutumin ba ang taong naka-espiritu sa oras na yaon? Aantukin ba ang taong naka-espiritu sa oras na yaon kahit mulat ang mata magdamag at kayo'y tulog? Mas malamang ang lakas kaysa kayong magdamag na tulog. Buhay bang ama? Buhay bang ama? At siyaon ang hindi maunawaan ng tao. Kaya't galit, aligaga. Ko eka, nasa espiritu ka ba niyan? Kung nasa espiritu ka, hindi mo gagawin niyan. Anong gagawin mo? Mahinahon ka pa ring nagmamasid at tutupad ka ng dapat mong tuparin. Nang dahil alam mo ang ama at sumasayo, tutulungan ka sa ginagawa mo at di ka makakatupad ng mali dahil siya ay tama ang gawa. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mami na mahal, nagmamalasakit. Oo. Eh nako, nagmamalasakit. Hoy, oras na. Hanggang ngayon nakatanga ka pa. Tuturuan mo yung naka-espiritu? Baka ikaw ang dapat turuan. Hoy, huwag kang magmadali. Oras, 30, isang oras, pantay lamang. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Ngayon, kung hinahabol mo'y buhay, magdumali ka, subalit hindi pa rin niyaong, taranta, taranta. Kung mamamatay sa nervyos yung pasyente, sa nakita pa lang sa yung tarantan-taranta ka, emergency yata ako ah. Malala yata ako. Ba't natataranta? Namumutla pa sa pasyente. Paano ka manggagamot niyan? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya kapag ikaw ay ginamit na manggagamot, naninirik na yung mata ng pasyente mo, nakaganyan ka lang. Sapagkat alam mo hindi ikaw ang manggagamot at yung kasama mong gagamot. Kaya kapag naninirik ang mata, sabi mo lang, yung hindi totoo, wala namang nagagawa. Ikot ng ikot. Buhay bang ama? Mami na mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, at siya ng pawang katotohanan. Ang wika nga, matuto kayong magtimpi, matuto kayong magdumali, kung kailangan nyong magmadali. Subalit kung nararapat kayong magtimpi, gawin nyo ang pagtitimpi upang walang mali. Buhay bang ama? Mami na mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, tunay, tapat kung mangusap siya. Ano man ang tupdin, ano man ang gawin, kung ama'y sasalang-alang at siya ang uunahin, tao, walang mali sa iyong gawa. Pagharian kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya nga, ang naglakad ng malumanay, nakadaan ng tinik, hindi natinik. Ang tumakbong mabilis, nadaan ay tinik, natinik. Nauna pa yung malumanay, sapagkat ang natinik, aray ko eka, aray ko, hindi makahakbang ngayon. Kaya natigil sa paghakbang yung malumanay, sabi nung makapakabilis maglakad, naku po eka, ako'y narinig at yung malumanay nandoon, ay sinong natalo?
Hindi yung malumanay. Ganyan, laging panalo ang malumanay ang pag-uugali, laging malumanay ang pagtitimpi, kaya lagi siyang panalo sa kabutihan at ang nagdudumalit, nagmamabilis sa maling gawa, laging talo sa mangdakila. Buhay ba ang Ama? Katotohanang katotohanan ang sakit tinuturan, yaon ang tinatawag na salitang kunwari mabuti. Ngunit di pala nakabuti, nakasama pa kaysa dati. Sapagkat ang pagmamalasakit dapat nakapagpapalubag ng loob, dapat nakapagpapagalak ng damdamin, dapat nakapagpapayapa ng kaisipan, dapat nakapagpapasigla ng pananampalataya, dapat nakapagpapaalab ng pag-ibig, at dapat nakapagpapatibay ng pagtitiwala sa Ama. Yaon ang totoong mabuting salita na kapag binigkas mo sa iyong kapwa, titibay ang pananampalataya niya, tatatag ang pag-asa niya, liliwanag ang madilim niyang isip, gagalak ang nalulumbay niyang puso, at sasaya siya dahil natamo niya ang Ama nang mapadama mo ang pag-ibig mong totoo. Hindi sa nguso, kundi sa puso. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanang katotohanan ang sakit tinuturan, kaya't di ganang maabot nang di makaunawa, sapagkat patutoo, Ama at Anak sa lupa ay magkaiba. Kaya't ibinaba ang Espiritu upang ang Anak na walang pangunawa sa binabang espiritong tinanggap ng Anak sa lupa ay nakaunawa. At yan ang patutoo. Kapag may pangunawa at malawak ang pangunawa, ang ibinaba ng Ama ay kinamtan at tinanggap ng Anak sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak magpuri ang dating bulusok naging matimpiin. Ang dating patakbo-takbo, laging kunlumbakad ay daskol-daskol, mabilis, na hindi sigurado, naging sigurado ang lakad niya, bagamat malumanay, diretso naman, walang palinga-linga. Mga mahal, yaon ang nais ng Ama, kapag nagbalik-loob ka, idiretso mo na. Kapag nagbago ka, dumiretso ka na. Kapag tinanggap mo'y diretsyong-diretso ka, doon mapapatotohanang Anak kaniya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, kung di naunawaan ng walang espiritu ang sinasabi mo, timpiin mo sarili mo sa kanya at patotohanan mong ang espiritu'y sumasayo. Subalit kung di mo nagawa yaon, patotoong parehas kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Alala umbaga, itinutuwid ang mali, itinatama ang pagkakamali, kung tatanggap ang tao sa lupa, matutumpak ang gawa. Alala umbaga, Ama ang katotohanan, Anak ay nagkasala, binaba ang katapatan ng mawangis sa gawa ng mga anak niyang walang alam sa katotohanang kabanalan. Kaya't ang tatanggap, matututong ganap. Pagpalain kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't nung una po si Kapatid Danilo, pag sinasagot na, pabayaan mo, matulog ka na. Matulog eh, naririnig ko nga yung kaya kung minsan po alam niyo po, napakabait ng Ama. Nung gusto niya akong nakikipag-usap kahit madaling araw, hating gabi, ang lakas ng signal sa aming kwarto. Alam niyo po ngayon, pag dumating na yung bandang alas 8, alas 9, may text,
Walang signal, kahit isang bar. Sabi ko, ala, kesa ako lumabas pa, sarado na yung pintuan. Bukas ka na, di ka na may emergency. Pag naalala po, pag hindi, bukas ka na uli. Pag hindi naalala, aba, hindi gusto ng ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Noon reklamo ako ng reklamo. Sa pagtatay, ba ano pa? Sabi ko, Panginoon, masakit na po yung sa cellphone. Eh, ngayon naman, hindi ako makareklamo. Mas marawak palang mahabang oras yung sa iPad o kaya dyan. Pero, mas masaya naman po. Dahil tumatalima kang walang reklamo. Pag nagreklamo ka, sinabi mo, baka yung mata ko, sumakit. Eh, sumasakit nga po. Eh, baka bato ko, sumakit. Sumasakit nga po. Eh, walang reklamo, walang sumasakit. Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Magnilay kayo. Lahat ng nirereklamo nyo, naririnig ni? Nino po, sinong nag-aabang? Sino? Kaya pag nireklamo mo, binibigay niya. Sabi, doon pala siya mahina. Ibigay ko ba? Hanggang sa wala kang tigil sa kakareklamo, wala kang tigil sa karireklamo, hindi kanya tinitigilan. Natibag ka! Bandang huli, sabi ng ama, anak, kumapit ka, malalaglag ka na. Hinawakan kitang maigit, kinaghagkan kita, bumitaw ka. Eh, kasi po, lagi na lang akong sinasaktan, lagi na lang po ako nasasaktan, lagi na lang. O sige, kay Satanas ka na. Buhay ba, ama? Buhay ba, ama? Mami na mahal, magnilay, magbulay, magtanto, kayong ganap. Yan ang pawang katotohanan. Kaya, kung ano yung ayaw nyo, huwag kayong reklamo na reklamo. Tanggapin nyo at lunukin sa puso nyong may galak ito hanggang sa di nyo namamalayan, hinulagpos kayo, masaya na ang puso nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Eh, hindi. Alam naman ang Ama. Alam naman ang Ama. Sumabay ka pa. Alam ng Ama na hindi ka pwedeng walang pera. Dahil kailangan mo yan para mabuhay ka. Eh, reklamo ka ng reklamo. Wala na naman pera. Wala na naman pera. Wala na naman na ikang pera. Tuwan-tuwa si? Doon pala ikaw siya nagagalit. Doon pala siya ikaw mahina. Lagi ko ngang alisan. Tingnan ko ikaw kung makausad ka pa sa pananampalataya mo. Sabi niya sa ama, mahina ito pagdating sa pera. Tingnan mo ka. Reklamo na reklamo, walang pera. Walang pera, walang pera. Inaalisan ko nga. Sige, Satanas, binibigay ko siya sa iyo, huwag mo lang papatayin. Kaya, nung makaalala, gulapay na. Tinawag niya na yung ama, Ama! Hindi na po ako makalakad. O, kala ko ba kayo Satanas ka na? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Katulad ng nakikita yan, nababasa niya. Katahimikan, guluhin ko nga eka sila. Tingnan ko kung pang makapangusap pa eka yung apo kunching. Eh, kahit magsabay sa gabi kayo magsalita, mangungusap pa rin ako. Bakit? Walang pakialam ang espiritu sa tao sa mga hindi tumatanggap ang tinatatwa ng tao ay iniiwan ng Ama. At ang gumugusto, silang nakikinig at sila ang nagtatamasa. Sinulugi! Bahala kayo. Buhay bang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang saki tinuturan sapagkat pawang totoo yun. Kapwa, lingkod kayo, maaring gamitin ang isa sa inyo. Sapagkat gayon ang ginawa ng mga apostol ng Kristo, ginamit ang mga lagad sa kahinaan at karupukan ay nagpasilay at upang mapakita ng Kristo ang katapat at katatagan. Nagtalusira. Anong sabi? Tandaan mo, Pedro, bago magtilaok ng alas tres ang mga mano, ay ikatlong beses mo akong ikakaila. Naku, Eka. Pabulong na nagsalita. Hindi nilakasan. Niwala, Eka, ako sa'yo.
Hindi ko pa eka paniniwala niya. Hindi pa nagaganap eh. Eto na. Nang unang itatwa niya. Kasama ba yan? Ah, hindi. Ikot na naman. Hanggang sa pangatlo. At nang maalala niya ang sinabi ng Kristo, dinadago ka ng dibdib niya. Diyos ko, ba't nagawa ko ito sa iyo? Panginoon, patawarin mo ko. Ganyan ang tao. Sasabihin ang totoo, hindi paniniwalaan. Pag naganap-nap na, paalala sa kanya, oo nga pala, no? Tsaka magsisisi. Ano pa? Mga mahal, tandaan ninyo, ang ama'y laging paalala ang kanyang ginagawa. Ang ama'y laging pagpapaalala ang kanyang habilin. Ang ama'y sa tuwing pagmamahal ang pinadadama kung ikaw na anak niya'y sutil. Wala kang mapapala. Kaya, kung ikay pinaalalahanan, kung ikaw ay inaalala, kung ikaw ay sinasabihan, habang may panahon binibigay sa'yo, alalahanin mo yaon at nang ikaw ay makabawi sa buhay mong nawawala. Buhay ba nga ma? Mamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Ano pa? Ano pa yung pagmamalasakit na kunwari nagmamasalasakit at nagmamahal? Naku, Eka, ba't di ka papa-opera? Pag pumutok ang mata mo, Eka, bulag ka. Mahina ang pananampalataya. Malapit nang mawala ang kanyang katarata. Nang sinabing, pag nabulag ka niyan, nagbago isip niya. Pina-opera, nabulag. Alin ang tama? Ang sinabi ng ama o sinabi ng tao? Mga mahal, isang halimbawa lamang ito, mga minamahal ko. Bakit ginawa yun? Sa takot. Sa salita ng taong nagmamalasakit, nawala ang kanyang pananalig at pananampalataya, nabuhay ang takot. Sapagkat sinabi ng nagmamalasakit, ngunit kung tapat kang nananalig, sino man ang magsalita sa'yo, titibay ang iyong dibdib at sasabihin mo, ang Diyos ang aking buhay. Buhay ba, Ama? Subalit, hindi ko sinabi sa inyo na huwag kayong magpa-opera, na huwag kayong magpa-doktor, na huwag kayong magpagamot. Ang sinasabi ko sa inyo, kung matibay ang pananalig nyo, sino mang kapwa nyo, hindi kayo masisira sa kanilang salita. Kundi paninindigan nyo kung ano pinanghawakan nyo, yun ang ipatutupad ng amang buhay na buhay sa inyo. Buhay bang ama? Naku, Eka, paano namang mangyayari? Naglilingkod ka araw-araw, makakakain ka. Pagmamalasakit, katangahan, Eka, yan. Anong mapapala nyo dyan? Kikita ba kayo? Hindi naalala ngayon ng natangay sa salita ng kapwa. Tandaan mo, anak, ang aking mga lingkod ay di ko pababayaan. Kung ang ibon pakampay-kampay lamang ang pakpak sa himpapawid, wala silang ginagawa, kundi humuni ng humuni at hahapon sa kanyang pugad, sila'y nabubuhay na maluwalhati at di nagugutom kailanman. Kung ang mga damo sa parang walang nagpapatubot ng angalaga, nabibigyan ko ng bulaklak. At sila'y nagsisisibol na ganap. Ikaw pa kayang tapat at totoong lingkod ko? Marami akong paraan. Ngayon, nagkulang ka ng tiwala sa akin. Nagkulang ka ng pananalig sa akin. Nagkulang ka ng paniniwala sa akin. Paano ko pang tutuparin? Sumunod ka sa kapwa mo. Talagang gugutumin ka. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, ganyan lamang ang buhay. Katotohanan, katotohanan. Halimbawa, naku, Eka, uso ngayon, Eka, yung ano pag hindi ka, Eka, nag... Marami, Eka, ang namamatay. Kapalaran ni Pedro, hindi kapalaran ni Juan. Ngayon, kinatakutan mo. Nanginig ka sa takot. Wala kang pera. Naghanap ka. Yun ang masamang nangyari sa'yo. Nagkanda utang-utang ka. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ang matapat, ang pananalig at totoong pagtitiwala, hindi masisiraan ang loob sa salita ng kanyang kapwa. Sapagkat batid niya, ang kanyang ama, ang kanyang ama, ang kanyang ama ay Diyos ng hiwaga. Buhay bang ama? Kaya sa lahat ng madla,
sa lahat ng tao sa lupa, nang dahil siyang totoo kung gumawa, kaya't ang tapat at totoo, napapakilala niya ang kanyang himala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano pa, mahilig manisi ang tao. Ugaling manisi ng tao. Anong ginagawang paninisi? Kung eka hindi mo ginawa yan, ede sana gumanda buhay mo. Bakit? Yung bang ginagawa mo ang nakagaganda sa buhay mo? Ang nakapagpapaganda ng buhay ng tao, ang kanyang mabuting gawa at pananampalataya sa Amang Dakila. Sapagkat nakamtan mo man ang lahat dito sa lupa, ngunit siya ay wala sa iyong puso, sa iyong isip, hindi ka liligaya tao. Panandalian ang saya mo, ngunit sa takdang panahon, dusa pa rin ito. Bakit? Sapagkat wala kang inalala kundi ang bukas mo, wala kang hinanap kundi pera mo, at wala kang ginawa kundi ang tao, pang tao, pang tao, walang ama, bukas nang namatay ka, impyerno ka. Buhay bang ama? Nang mahal, katotohanan ang sakit tinuturan, subalit, pakatanda ninyo, hindi kayang tanggapin ito ng pagkataong natural at di kayang tanggapin ang katauhang kaisipan kundi ang makatatanggap dito sa aking tinuturan, yaong ang Espiritu ang sa kanya'y nasa pagkatao. Kaya magalak, magpuri ang nakaunawa, nagliwanag ang diwa. Pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Nagmamalasakit lang ako. Narinig ko pinag-uusapan nila Pedro at Juan. Ikaw daw eh, sinungaling eh. Nagmamalasakit ka ba niyan? Kabutihan ba yung ginawa mo? Paninira yon, kasalanan yon, kaya hindi pagmamalasakit yon, kundi humanda ka sa parusa ng Ama. Kasinungalingan, hindi pagmamalasakit. Alam mong makakagalit, alam mong hindi tama, alam mong hindi nais ng Ama, bakit mo ginagawa? Pagmamalasakit ba yan? Pagmamahal ba yan? Ang pagmamahal, pinagkakasundo mo ang naghihidwaan, pinaglalapit mo ang naghihiwalay, at tinatama mo ang nagkakamali nang dahil batid mo, yaon ang gusto ng Ama mo na magawa at magawa at magawa ng tao sa lupa. Buhay bang Ama? Ano pa ang kasalanan na sabi ng tao'y mabuti kanyang gawa? Nagmamalasakit lang ako, no? Pautangin kita. Mababang interest. 5%. Sa iba, 10%. Teka, anong ginawa mo na mabuti? May tubo rin pala. Nanira ka pa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ay aking tinuran. Subalit ang makababaybay at makakaunawa, yaong may pangunawa at tama ang gawa sa Amang Dakila. Subalit, ang iiral at natural na pagkatao at natural na ugali ang naghari, walang pangunawang kakamtan saking salita. Sapagkat pawang katotohanan ang sakin niluwal, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po bang Ama? Buhay po bang Ama? Ano ang magandang gawa? Sikretuhin mo yung kapwa mo kung batid mong ang gagawin mo siyang makalulutas sa kanya. At kapag sinabi mong ikaw lang ang nakakaalam, mamatay at mabuhay ka, ikaw pa rin. Hindi yung sasabihin mo ikaw lang, yun pala yung ikaw 100. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam,
nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Di ako galit, ha? Bahala kayo kung kayo'y magagalit. Magputok ang dibdib kayong mahihirapan sa pagtulog. Hehehehe, sabi ng demonyo, sabi ng ama, anak, gumising ka. Nang matutok ka at makilala mo'y ako, magbago isip mong totoo. Akong mahari na puso mo ay kamting, akong ganap sa buhay mo. Sabi ng Santa Claus na may dalang regalo sa iyo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? O sige, gayahin niyo yung awit ko. Di ko magagaya niyo, salamat. Kung hindi, bahala ka. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Magnilay kayo at magbula. Kung totoong naghahanap ng matwidang tao, masusumpungan ng liwanag na taglay ko. Yaon ay ang aking espiritu. Wika nga ng Ama sa inyo, magiging lubos at ganap kayo tao. Kapag natanto nyo ang wika ko at nadama ito ng mga puso nyo, magagalak kayong walang nakamdan ni ano, pagkat ang nagdulot ay aking espiritu. Hanggang makilalang lubos nyo ay ako, matatanto ninyo ang mga aral ko. Doon sa kikintal na isipan mo tao'y magdudulot ito ng higit na unawa mo. Taong aking mga minamahal sa mundo, magnilay, magpulay, magtanto kayo nang masuri ang salita ninyo. Salita ko na hinando ko sa inyo. Bakit kayo'y mahal na mahal ko? Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Magtanto ng tuwira, magalak ng lubusan. Bakit kayo'y buhay, nais na mabuhay ang Ama sa inyong buhay. Pagkatamay Diyos ng mga buhay. Nekkaramaneya hanam, nekkaramaneya hanam, nekkaramaneya hanam, aking Amang mahal. Sumayin niyo ang kapayapaan, magharian kayo ng lubusan. Malubos ang inyong kasiyahan, maliw kayo ng tuwiran. Tulad ng aking daladala sa katawan ni Constancia, bit-bit ko'y alay ng tao para sa inyo. Subalit ang hinahandog ko't alay ko na totoo, spiritong mula ito sa Ama kong totoo. At Ama ninyong lahat nasa aking hinahayag upang sa inyo'y matanggap, makilala niyong ganap ang dulot sa inyong lahat ay tunay na liwanag.
Nekaramenayahana Hachakaramenayana Nekaramenayahana. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ay, kay sarap mabuhay. Kaya't kung ibabahagi sa inyo kung anong oras tutulog, gigising, parang nagmamagaling ano. Sabi nga ni Mother basta kay lumalakad eh, sige, lumakad ka. Pag hindi ka na makalakad, bupo ka na lang. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Pero alam niyo po, habang minimithi mong maglingkod sa Panginoon, hindi ka naman niya panlalambutin eh. At habang siyang nasa isip mo, di ka naman malilito eh. Kapag siyang nasa puso mo, di ka naman magpupuyos ng galit eh. Kaya't kapag siya'y nasa iyo, mulaulog at talampakan, maliwanag kang totoo eh. Kaya hindi pwedeng madimlan ka dahil hindi ka demonyo. Buhay ba nga Ma? Buhay ba nga Ma? Kaya sa inyong lahat, pagpalain. Kayo, may tanong po ba? Itaas nga po ng kamay ng nakaunawa. Ibaba ang kamay ng di nakaunawa. Salamat siya, Ma. May tapat pala naman. Buhay ba nga, Ma? Alam niyo po, ang nakapagpapaligaya ng buhay ay ang katotohanan. Makipagtotoo lang po tayong lahat sa Diyos at mararamdaman po natin ang Kanyang katotohanan at katapatang taglay. Totoo po yan. Yan lang po ang ating dapat gawin, ang makipagtotoo tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Hindi pa po ako nakapagpagaling. Yung mga hiwagang naganap na gumaling si Juan, si Pedro, si Petra, na galing eka. Hindi man eka, kumain mo ng gamot eh, bakit eka nawala yung sakit ng balakang ko? Eh, sino nagpagaling? Wala pong nagpapagaling na tao dito. Eh, lalo namang hindi nagpagaling si Satanas sapagkat gusto niya lahat kayo may sakit eh. Para lahat kayo manlubo sa pananampalataya at wala nang magsamba, wala nang magpuri, kundi sabi, walang Diyos! Buhay po ba nga, Ma? Tama po ba? Tama po ba? Kaya pakatandaan ninyo, kapag nanghihina ka na, hindi na sa Diyos yan. Kapag nalalambot ka, tumindig ka. Gumalaw ka. Tawagin mo ang Ama. Pag hindi ka sumigla, talagang mamamatay ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Nako, ewan ko ba, sabi ng Ama, pinapaliwanag ko na sa inyong lahat. Pinapakita ko pa sa inyo ang dapat. Kayo'y bulag at mga bingi pa. Bahala na kayo mga anak. Basta ako ang aking ginagawa ay tapat na tapat. Magandang maga po sa gabing ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yung si Arlene uli ang yalimbawa ko. Damang-dama ko yan kung wala sa konsentrasyon. At mayroong ibang iniisip. Pasubali ko. Kaya nagkakamali ka ng kakatuldok mo. Hindi naman dyan nakatunang sinasabi ko eh. Yung isip mo'y wala diyan. Ang utak mo'y wala diyan. Ang mata mo'y nariyan. Magalit ka, di ba? Pero alam niyo po ba? Sabi sa kanya, ano, galit ka anak? Di po, gusto ko nga po, tinatama ako, matuwid. Kung nagalit ka, hindi ka tama. Hindi kita alagad. Dapat ka nang mawala sa pagkalagad. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? At pag sinabi niya, patawad po, kasi po eh, totoo po. Ako, paglilihiman mo, kaharap mo si Kunching, ngunit ako hindi mo nakikita. Makapagtatala ba si Kunching ng mga salita ko? O sige, kung tinatamad ka, ako na lang. Hindi po, hindi po. Apo, bakit po ilang araw niyo ako hindi ginagamit? Eh, kasi ka, kung wala ka sa kondisyon, eh, di ako na lang magkondisyon sa sarili ko. Dahil kasama ko, Yama. Di po, gusto ko po eh, kaya gamitin niyo rin ako. Gusto mo ba talaga? O, sige. Magtala.
Arlene, nandiyan ka pa ba sa computer? Eh, wala na po. Oh, puto lang, Misay. Ba't umalis ka? Eh, kala ko po yun lang. Yun ang akala mo. Sapagkat kung naka-espiritu ka niya, hindi ka magmamadali dahil makikipaglibeng. Bakit? Hintayin ka ba ng patay? Kung hindi ka mahintay, ililibeng. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi para sa patay, kundi para sa buhay. Ngayon, ano ang mas mahalaga, ang salita o ang patay? Sumayin niyo ang kapayapaan. Subalit, gayon pa mang nahuli, umabot pa rin. Sapagkat, ang taong walang ginawa kundi makipaglibing ay naglakad. Ang taong may ginawa para sa Ama ay sinakay, kaya nag-abot pa rin. Ang naglakad ay humihingan, ang nakasakay ay nakatawa. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Mga minamahal, isang halimbawa lamang po yaon, ngunit huwag kayong sasakay kapag nakikipaglibing kayo. Sinambit lamang po yaon, isang halimbawa kung lingkod kang may ginampanan. Subalit kung wala ka namang ginagampanan sa kabanal at paunat-unat ka lang at tatamad-tamad, aba, huwag kang magreklamo at huwag kang mga tuwiran. Sapagkat baka sa kakatwiran mo at kakasalita mong ganun-ganun, eh, mangyari sa'yo. Tama po ba? Sabi ng tao kahit may pera, wala akong pera eh. Wala akong pera. Oh, Diyos ko, ikaw, wala akong pera. Wala akong pera. Yung pala eh, mangungutang. Yung harap niya, eh, wala pera. Tingnan ko, ikaw, anak. Darata lang araw, yung walang pera na yung sinasabi mo walang pera, siyang magkakaroon at ikaw wala. Alin po ba, sarap? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Nako, mga minamahal, kaya kaming mga lingkod, kahit nakikipera lang sa Diyos, sabi ko, lagi ako may pera. Kaya lang pag may utang sa akin, wala akong pera. Di po, joke, sabi ng tao, no? Pero ang totoo po nun, sabi nga ng ang eto lang po, ano? Eto lang dapat niyong matutunan. Makadakot nga ng kende. Aba, hindi binilang yan. Pito. Aba, tagumpay. Kulay. Aba, kulay berde. Aba, kulay dilaw. Aba, kulay dilaw. Champion pa. Purihin na nga ba kapag nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyong liwanag, nasa iyong kalusugan, nasa iyong champion, nasa iyong tagumpay. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya, pitong anghel, kasama mo lagi, ano? Pitong anghel. O, hambing mo sa pitong perang sente mo ito. Sabi mo, dalawang pera yung bagoong, isang pera yung tinapay, busog na ako noon. Isang pera yung betchin. Ay, di na kailangan lagyan ng betchin. Tinapay at bagoong lang. Pwede na. Ah, isang perang. Ano kaya yung mabibili ko isang pera? Wala. Ah, meron pa isang perang. Isang perang. Di maisip. Ah, isang perang candy. Pagkatapos kong kumain, may panghimagas na ako. Eh, ito, nabili ko na yung kakainin ko ngayon. May natatlo pang natira. Tatabi ko ito. Dumating si Juana. Eh, may tatlong nakatira. Pwede bang makahiram na isang pera, bibili lang akong bagong. Ay, wala na, Eka! Wala na! Wala! Eh, may tatlong pera pa. Kamukat-mukat mo yung nanghihiram, tumama ng loto. Aba, bandang huli siya, pera-pera lang, sampera-sampera. Eh siya, salasalapi, lumapit. Pwede ba akong makahiram na 1,000? Agad tumukot. O eto, lumakad. Diyos ko po, no, 1,000 lang iniram niya. Ngayon, 1,000 iniram po, pinahiram ako. Nakakaya ako sa Diyos. Dapat lang. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Kapag hindi mo naunawa ng kabanalan, napakahirap mong gawin ng mabuti. Sapagkat di mo maabot. Ngunit kapag nagkatakot ka sa Ama, at sinalang-alang mo siya, at pinaunawa niya sa iyo mabuti, pag di mo ginawa, konsensya mo. Tama ba ga?
At yan ang patutong may mabuti ka ng kalooban. Laging umuukil-kil si konsensya mo sa kapwa mo. Lagi mong nadadama ang kapwa mo. Lagi mo siyang naaalala. Lagi kang may takot na baka sa'yo mangyari yun. Di baling ako na. Ang magbigay, wag lang ako ang manghingi at mangutang. Buhay bang ama? Mga minamahal, hindi naman sinabi ng ama, kapag nangutang siya ng 1,000 eh ang kaya mo lamang ay 500 eh. Ibibigay mo 1,000. Hindi. Kundi, kung hindi mo kaya at sadyang may takot kang baka hindi ka makabayad, baka di siya makabayad, ang inihiram niya 1,000, binigyan mo 200 bukal sa puso mo, inutang niya, hindi. Ibalik at hindi, masaya ka, masayang babalik ng ama, ngunit yung naloko sa'yo, walang babalik. Buhay bang ama? Mami na mahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Tinuturo ang marapat, kung ayaw niyong tanggapin, hindi magiging ganap. Ngunit kung ang tinuro'y tinanggap, magiging maliwanag. Kaya't ang sino mang nagliwanag, makatutupad. Pagpalain kayong ganap. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak. Tapos na po ba, Eka? Eh, hindi pa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di rin kayo ng Ama. Alam kong di rin kayo ng Ama. Baka winit ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Nang dahil ang ama ay laganap ang biyaya, kahit saan sisibol mabubuhay ang kanyang biyaya. Sapagkat hindi sinabi ng Ama, sa kanluran lamang may biyaya. Hindi sinabi ng Ama, sa silangan lamang may biyaya. Hindi sinabi ng Ama, sa hilaga lamang may biyaya. Hindi sinabi ng Ama, saan pa isa? Timog. Nalimutan eh ka ang timog. Hindi pwede yun. Timog, hilaga, silangan, kanluran, laganap ang biyaya. Buhay bang ama? Mami na mahal. Kaya kapag ang puso mo ay tinigib mo ng pagtitiwala, ang isip mo ay tinigib mo ng pag-asa, sigurado sa buhay mo, lagi kang magpapakasaya. Sapagkat batid mo ang ama mo'y may magagawa sa buhay mo, hindi patay, kundi buhay. Sapagkat ikaw ang patay ang dilihensya kung masama ugali mo. Subalit kung mabuti ang gawa mo, kung mahabagin ka sa kapwa mo, ikaw ba'y di ka hahabagan ng ama mo? Ang may pandinig ay nakarinig.
Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ikaw ba ay nagpapakain ng gutom? Paano ka pang makapagpapakain kung mauubusan ka? Kaya't kung paano ka nagpapakain, sisidlan ang bangan mo para patuloy dumaloy at makapagpakain ka sa mga nagugutom. Ikaw ba ay tagapagpangalaga ng mahihina? Paano ka nga alisan ng lakas? Kung ikaw ang tagapagpangalaga ng mahihina, patuloy sisidlan ka ng lakas upang patuloy mong maibahagi ang lakas mo at di ka manghina. Patuloy mong binabahagi ang liwanag mo? Ito ba'y mamamatay sa kakabahagi mo? Lalong pagniningasin at paglalagablabi ng Ama nang dahil pinamamahagi mong gawa niya. Kaya't patuloy kang tatanglawan at pagniningningin tulad ng tala sa umaga. Sumayin niyo ang kapayapaan sapagkat pagbubukang liwayway, mayroon ang pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Magdamag man ang binata mo tulad ng kadilimang naganap sa buhay mo, subalit sige sigurado ng Ama, may darating din na liwanag sa iyo sapagkat hindi buong magdamag ay panahon ng buong magdamag, kundi ang magdamag ay may araw at ang araw ay humahapon. Kaya't ikaw na nasa liwanag, gawin mong maghapon, gabi man ikaw ay manahan. Sa gayon, patuloy mong masisilayan ang kaloob ng Ama sa buhay mo, patuloy mong mararamdaman ang kalooban niya sa puso mo doon kailanman ay hindi ka makalilimot sa Kanya. Nang dahil siya sa tuwing ang nasa puso't isip mo, sa tuwing ay naituturo niya ang tama, tumpak, marapat, dapat sa buhay mo. Pagpalain kayo. Hatsya karamaneya, haleya karamaneya, nek karamaneya hanang, nek karamaneya hanang, nek karamaneya hanang. Buhay ba ang Ama? Pwede po ba wala ng bendisyon? Kasi po eh, nakipaglibe, may gawain, may misa. Ngayon, nagising, hindi ko nasasabing kung anong oras. Kaya, para na po akong...